Sabi Sige nga lang, po tuloy eh, lang. isipin ko na nga lang daw po na it's parang reward ni Lord yon na binigyan niya po yung staycation sa lugar na yon. Opo, nandun tayo sa maganda yung lugar, maganda yung place. Pero po yung, siyempre po yung mag-isa ka, ano doon nga yung maganda, pero yung mag-isa ka, ang hirap po pala, di ba? Pero sabi ko nga po, kasama ko naman si Lord, kaya hindi naman po ganoon ka full yung lungkot at saka yung inip, kasi alam ko naman po nakasama ko si Lord at saka yun po, praise and worship lang po talaga yung ginawa ko doon sa loob ng ilang days. Tapos talagang yung talagang pagsama po ni Lord sa akin doon, pagprotekta, talagang pray lang po ako ng pray, kasi po ano doon po yung naramdaman ko po talaga lahat nung sintomas eh. Yung panakit ng katawan, ng ulo, na parang lalagyat na rin po ako, tapos ubusin po. Pero talagang protection ni Lord na negative result naman po ako. Kaya nauna pa ako umuwi sa mga naunang pumasok sa akin doon. Kaya talagang masasabi ko po na protected talaga tayo ni Lord. Kaya glory to God po talaga. Kasi sabi ko nga po, wala man po akong iniinom na gamot doon sa loob ng hotel na yon. Kasi nga po natatakot ako magsabi na humingi doon. Baka pag nagsabi po ako eh, bigla na lang akong kunin na ambulansya. Kaya sabi ko, Lord, alam ko po na ikaw yung magpapagaling sa akin. Sa pamamagitan ng tubig na to, ikaw po yung, you are the great healer, you are the great doctor lamang po, na wala pong kahit na anong gamot na kailangan ko inumin, kundi ikaw po yung mismo magpapagaling sa akin. At ayun naman po, talagang unti-unti nararamdaman ko po na umu-okay yung pakaramdam ko, hindi na sumasakit ng ulo ko, yung braso ko po yung dito. As in, halos hindi ko po siya maigalaw. Sabi ko, parang feeling ko, naglaban yung virus at saka yung vaccine ko. Kaya sabi ko, habang nag-exercise ako ng very light naman, Pastor, eh, no? Very light na exercise. Sabi ko, in Jesus' name, lumayas yung sakit ka sa pangalan ni Jesus. Talagang ganun ako, ganun. Puro ko in Jesus' name, wala akong ibang sinabi ko, in Jesus' name, lumayas yung sakit ka. Yun po, talagang ngayon po wala na akong ibang, wala nang sakit na nararamdaman. Kaya thank you sa Lord sa protection at gabay. Yun po. Glory to Amen. God. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Talagang pinabilis ni Lord. Ano? So, yung ating dinedicate sa ating prayer. Hindi lang fast recovery, talagang fast, mabilis lahat. Even the blessings and protection of God ay mabilis. Amen. So, congratulations. Ikaw ay back home. Napalabas so, sa bahay ni Kuya. Makakapag-exercise ka na ulit. Yan. Siyempre, makakasama ka namin lagi online. No? So, yes, sa ating mga worship at sa ating prayer. So, maluwag ang ating oras. Amen. Okay, so we would like to remind everyone. So, 9:30 po tayo mag-start ng service. But before that, mag-deposit muna po tayo. Also, reminder din po na okay, yung ating pong communion, paki-prepare po natin ahead. So, meron na tayong bread, okay, and juice. Okay. Yan. So, i-ano na po natin. Ahead. Okay. Brother Harold, Sister Jenny, nandyan sila ngayon. Ayan. So, kanina pa kami magkakasama niyan sa online class. Praise God at talagang hello maluwag po. Pinapanyang oras. Hello, Sister Roji. Welcome. Okay. Okay, so pwede na nating ito next si Sis Jenny. Narinig mo ba kami? Yes, Kuya. Narinig ko na po. Okay. So we are so blessed because tonight ay mag-share ng ating devotion si Sister Jenny. So ating devotion for today, sa ngayong araw na to. So, let's continue to inspire us, Sister Jenny, from the Word Amen. Of God. Start, sige. Start na po tayo. Good evening po sa lahat. Magandang gabi at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Kahit hindi po tayo magkakasama, alam naman natin na yung Panginoon ay nasa kalagitnaan po natin. At ang napakaganda po nung Psalms 34, eh, di ba sa Psalms 34 po tayo ngayon. Bali, nung una po kasi parang ang gusto kong i-share is yung Psalms 34 verse 8, yung taste and see the goodness of the Lord. Pero
iniba po ng Lord yung revelation, nagbigay po siya ng ibang revelation. Nag-focus po ako dito sa Psalms 34 verse 1 to 3. Dahil ang ganda rin po nung unang tatlong verses na to. Ang sabi po is, I will bless the Lord at all times. Sa ibang translation po, I will praise the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. And tinignan ko rin po yung Tagalog translation. Ang ganda rin po kasi, ang sabi po sa Tagalog, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan Niya ay ihayag at ang ngalan Niya ay purihin ng lahat. Di ba po, ang ganda po nung kanta na sinulat ni King David. So, ngayong gabi po may tanong lang ako. Nakakaba din pala kahit online lang. Ngayong gabi po, may tanong po ako, ang sabi, sino po sa atin yung nakaranas na ng mga pagsubok, sufferings, problems, bashing, kung famous ka, temptation, or mga trials sa buhay? Di ba po lahat naman tayo nakakaranas ng mga ganon, ng mga pagsubok po sa buhay, wala pong exempted doon. Pero napagtagumpayan po natin, di ba po, na-overcome po natin yung mga yon sa tulong po ng ating Panginoon. Actually po, this verse po, si King David, nung naisulat niya po yung verse 34, hindi lang po siya basta may problema. Hindi lang po siya basta may pagsubok. Kundi life-threatening na po yung kalagayan niya. Kasi di ba nga po, yung background lang po, konting background sa verse 34 is, di ba po tumataka siya dun kay King Saul. Dahil nga po, nainggit na si King Saul sa kanya, gusto na siyang ipapatay. So, he almost died po in the hand of the enemy, in the hands of Philistine, King Achish. Na almost na po siyang patayin. Pero nung time po na yon, pwedeng katapusan na niya, pwedeng patayin na siya ni King Achish. Pero binigyan po siya ng wisdom ni Lord. Nagpanggap po siya na baliw. Nagpanggap po siya, he pretended na insane po. Na ini-scratch niya yung wall, yung mga doors. Tapos hanggang sa, to make it short na po, pinalayas na siya ni King Achish. Nakaligtas siya. Kasi, kumbaga, baliw ka naman na yung ganon. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sa kanya. Kasi naniwala po, King Achish actually believed po kay David na baliw siya. Hinayaan na po siya na makatakas. So, na-experience po kasi ni King David eh, kaya niyan din naisulat tong verse 34 that he will bless the Lord at all times. Kasi na-experience niya po yung goodness, yung kabutihan ng Lord. Na pwedeng mapatay na siya nung time na yon, pero niligtas pa rin siya ng Panginoon. Gusto ko rin pong gawing example yung sitwasyon po natin na sa ngayon, alam naman po ng lahat na hindi po maganda yung, hindi po ganun ka-perfect yung sitwasyon natin sa ngayon, sa Macau, na ang dami pong hindi makapasok, dumadami pa po ng patuloy yung mga cases na nagpa-positive, meron tayong fear na baka mahawaan tayo, yung iba naman syempre kinakabahan din or nag-aalala na baka walang sasahurin, wala pong papadala sa pamilya or baka kulang yung maipadala sa pamilya. Yung iba nakakaranas din ng kalungkutan kasi hindi sila sanay na sa bahay lang or pagkainip sa bahay. Ano man po yung mga sitwasyon na nararanasan natin ngayon, nire-remind po tayo ng mga verses na ito na let us always bless the Lord at all times. Let us always praise the Lord at all times. Na kahit ano man po yung mga sitwasyon natin sa buhay. Kasi alam ng Lord po eh, He's always in control. In times of abundance, praise God. In times of lack, let us always praise God. In the middle of the battle, praise God. And in victory, praise God. Sa lahat po ng sitwasyon ng buhay po natin,
ang Panginoon po yung nakakaalam, siya po yung tutulong sa atin para ma-overcome po ang lahat ng yon. And maaring naisulat din po ito ni King David kasi nga po naniwala siya at na-experience niya yung kabutihan po ng Panginoon that God is always working for our good. Alam po ng Panginoon ang lahat ng bagay. He experienced the goodness of the Lord. And meron din pong sinabi sa verse 3, di ba po? And let us exalt His name together. Ang nakita ko naman po doon na parang our praises should, our thanksgiving and God's faithfulness should not be done in private. It always should be done in public po. Na kailangan yung kabutihan ng Panginoon, lagi natin ipinagsasabi, pinagsisigawan para maging encouragement din po sa iba na once na dumaranas sila ng mga pagsubok is makakatulong po yun sa ibang mga kapatiran. Kaya ang sabi po dun is, sama-sama po natin laging purihin ang Panginoon. If we are facing troubles today, we can trust that God will save us, just like King David. Patotoo ko na rin po kasi sa aming mag-asawa, alam niyo naman po ngayon na dalawa yung baby ko. Tunay na hindi po kami pinapabayaan ng Panginoon. Napakabuti at napaka-faithful po ng Panginoon sa buhay po namin, sa pamilya po namin. When we are in Christ, we can be victorious. Instead of magnifying our problems, which result to fear and hopelessness, let us always choose to magnify the Lord. Amen po ba? Kasi minsan ang daling, mas madaling sa atin na i-magnify natin yung problema eh. Magmuni-muni tayo about sa mga problema, ganito yung nangyayari, ano ba yan? Mas okay pa yata yung mga ganito. Eh, alam mo yun, pero po mas, why not i-magnify natin yung Lord? I-magnify natin yung plano ng Lord sa buhay kasi alam niya po yung nakakabuti sa atin. Na magbubunga po, and when we magnify the Lord at all times, magbubunga sa atin ang kapayapaan at kaligtasan, not only for us, but also for the people around us. Yun po, let's always praise, let's always bless the Lord at all times, ano man po yung sitwasyon sa ating buhay. Thank you po, and to God be the glory. Amen and amen. Amen. Kaya nga, napakaganda ng ating devotion ngayon. Ano? Sabi sa Psalms 34, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito at ako'y natutuwa dahil tayo muli ay nakita-kita. So let's all bow down our heads and pray. Father God, once again, we just want to thank you, Lord God. Hallelujah, na bagamat kami Panginoon ay naka-lockdown sa sarili po namin mga tahanan, alam namin na ikaw ay aming pong kasama. And Lord, malockdown mo kami physically, but we cannot be locked down, Lord God, spiritually. At sa pamamagitan, Panginoon, ng media, ng Zoom meeting na ito, ang bawat isa po sa amin ay madagdagan ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo lamang. And Lord, sa gabing ito, ihanda mo ang aming pong puso, ang aming pong isipan, ang aming pong espiritu upang muling tumanggap o Diyos ng iyong banal na salita na siyang patuloy na magpagpapabago sa amin at patuloy, Lord God, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Father God, once again, sino man po sa amin ang may mga problema, alam namin, Panginoon, na ikaw magbibigay ng solusyon, O God. Sino man po may sakit at karamdaman, ikaw magpapagaling. Sino man po, Panginoon, hallelujah, ang nawawalan ng kapayapaan, alam ko, Panginoon, may kaguluhan, ikaw magbibigay, Panginoon, sa atin ng kapayapaan. Panginoon, bago kami magsimula, O Lord, hallelujah, we just want to praise you, Lord God, at sa aming po pagpupuri, sa aming po pag-aawitan, Panginoon, ikaw lamang siya maluwalhati at maitaas. Once again, we thank you and prepare our hearts, O God, as we praise you, as we worship you, as we give our offerings, and even, Lord God, as we share your word, O God, na aming pagsasaluhan sa gabing ito. Itong aming samong dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful.
Yes, Lord. Once again, we just want to thank you, Lord God. Prepare our hearts, Lord God, as we worship you today, O God, and release it to your word. We honor you and continue, Lord God, to bless everyone, Panginoon, na nakikinig ngayon sa gabing ito. Itong ansamod na langin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen and amen. So let's get ready po. In a few moments, we're going to start. So, okay na po. Let's just wait for others, ating mga kapatiran dito sa Zoom na mag-participate. And also, tayo po yung naka-live na rin sa ating pong Facebook. So, whether sa Zoom or sa Facebook, tayo po ay magsama-sama. Amen. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y laki mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Minsan pa, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y laki mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y daging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan.
Shalom, everyone. Hello, hello, shalom. Hello. Shalom, shalom. Yon, naririnig po ba ako? Yes, very clear. Yon. Shalom. Yon, a blessed evening po sa bawat isa. We miss you all, mga kapatid. Alam po natin, sa sitwasyon po natin ngayon, eh, mabuti pa rin ng Diyos kahit may mga pinagdadaanan po ang bansang Macau. Amen po ba? Amen. Ayun po. At alam ko, sa sitwasyon po ngayon, eh, talaga pong hindi po tayo mapipigilan na mapupurihan ang ating pong Diyos. Wala pong dahilan. At kahit alam po natin na malayo man po tayo physically, pero alam po natin, isa po ang ating espiritu para po mapapurihan po ang ating pong Diyos. Alam ko po at excited na po ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon. Alam mo, i-share ko lamang po yung pong ano no, yung pong verse na Isaiah chapter 40 verse 31 po. Ang sabi po doon, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not go weary. They will walk and not be afraid or pain, sabi doon. Alam po na sa sitwasyon ngayon, marami po sa atin yung mga yun nga, dahil po sa mga nangyayari ngayon, may mga kapatid tayo, may ibang kasama po natin na nawawalan din ng pag-asa sa sitwasyon na hindi na po natin alam kung paano po tayo makaka-survive pa ba tayo. Pero alam ko po na napakabuti po ng Diyos dahil ito pong verse na to na po kanya pong binigay is ibigay lamang po natin yung pong buong tiwala para sa kanya po. Dahil kung ibibigay po natin yung tiwala na yun sa kanya is o kaya mag-focus po tayo sa kanya mismo. Ang lahat naman po yun ay masusurvive po natin eh. Kumbaga, diretso, keep on or fix our eyes on Jesus lamang po. Amen. So, alam ko po, excited na po. Hindi ko na po masyadong papatagalin pa. At samahan niyo po akong manalangin. Sige po, let us all pray para po sa ating worship. Father God, we do thank you, Lord. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy, Panginoong Diyos, na pagsama mo po sa amin. Alam po namin, Panginoong Diyos, na kahit sa sitwasyon pong ito, oh God, ay mabuti ka, Panginoong Diyos. Wala pong ano man pong makakapigil, Panginoong Diyos, sa amin pong pagsamba sa iyo, Panginoon. Alam po namin, malayo man po kami sa bawat isa, pero isa po ang aming espiritu, isa po ang aming katawan mula po kay Kristo. Salamat po, Panginoong Diyos. Dalangin ko po na patuloy mo pong pakilusin ang iyong banal na espiritu, Panginoong Diyos, na malayang kumilos, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming pong puso, ang aming isipan, O God. Taniman mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, na mga salita mo na tumimo, Panginoong Diyos, sa aming pong lahat upang lumago ito sa aming pong isipan, upang mas mapalago pa po namin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoong Diyos, ay naririto ka, Panginoong Diyos, na sasamahan kami at dalangin po namin na wala pong mga interfere or mga obstruction o ano man pong sagabal sa aming pong pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, O Lord, our God, we gather together today, O God, to give you thanks and praise your greatness. We praise your mighty works, O God, to the whole world. We praise you for your wonderful deeds, O God. Salamat po, your power is limitless. Your wisdom, O God, is unparalleled. Your grace is overwhelming, Father. Your love is never failing, Panginoon. Your promise, O God, that you will never leave or forsake us. Father God, let we worship you in spirit and in truth. Through Jesus Christ, your Son, this our mighty name, this our prayer, in Jesus' mighty name, amen and amen po. Glory to God.
Jesus. Shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. Come on, let's jump with the Lord. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting.
Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thanks so much, Lord. Amen. Brother Harold. Amen. Amen. Good evening. We praise you, Lord. We put our trust in you. Amen. For this night, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Amen. Welcome po sa ating worship on Wednesday evening service. Good evening, everyone. Kung may kasama ka dyan sa lugar mo, pakisabi nga sa kanya, nothing can ever separate us from the love of God. Sige po, pakisabi po natin sa ating katabi, nothing will ever separate us from the love of God. Amen? Amen. Nice po natin welcome ang lahat ng kasama natin na nag-worship online dito sa Zoom. Amen? Praise God. Ang dami po natin participant. 26 plus. Amen. We have also from so, Facebook Live, yes. Also, ganun din po sa ating mga kasama sa ating live stream sa Facebook. Meron din po tayong live doon. We pray and declare God's protection po saan man po tayo naroroon. Amen. At meron lang po tayong mga ilang announcement and reminders lang po. We believe that very soon we will be back to normal. Amen. Praise God. For the time being, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga gawain online po. Magsama-sama po tayo sa morning Blessed Hope prayer online every Tuesday, Wednesday, and Thursday morning po, 10 a.m. So, umaga po yan. And then, ang ating midweek service is as usual, online 9:30 po ng gabi. Dito pa rin po sa Zoom at Facebook, maglalive po tayo dahil hindi pa rin po tayo pwedeng mag sama-sama sa church for the meantime. So we would like to remind na lang po ang ating mga live groups na mag-resume po this week through online. Wait lang po tayo sa mga updates sa ating mga live group leaders para po sa schedule ng ating mga online live groups. Sa atin naman po mga offerings kay Lord, meron po tayong dalawang option na pwede natin pagpilian. Pwede po natin ipadala ang ating mga tithes and offering through online or bank machine transfer. Message lang po natin ang ating official ABCF Messenger account para sa details ng pag-transfer through online or through machine. Kung hindi naman po posible sa atin ito, isulat na lang din po natin sa isang papel ang ating date, ng ating pagkakaloob, ang amount. Ilagay din po natin kung para saan po ang tithes na ating bibigay. Kung para po ito sa man of God, para po ito sa mission or building fund, then ilagay po natin sa isang envelope. At kapag nag-resume na po tayo sa ating gawain sa church at makadalo po tayo ng gawain sa Panginoon, dalhin po natin ito doon sa church. Doon po natin ito i-offer. So yun lang po, and to encourage you, for tonight sa ating tithes and offering exhortation, pagbukas po tayo sa 2 Corinthians 9 verse 10 to 12. Amen. Alam ko po na medyo po mahirap ang sitwasyon na iba sa atin ngayon. Talaga po, napakarami po sa atin is NPL. Wala po talaga tayong pasok. Yung iba 1 week na, yung iba 2 weeks na, o yung iba 3 times lang a week pumapasok. Talaga po, this pandemic really hit us hard. Pero mabuti po ang Diyos. God is good. So basahin po natin ang 2 Corinthians 9 verse 10 to 12. Sabi dito, "For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you." Verse 11, "Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take our gifts to those who need them, they will thank God." Amen. Verse 12, sabi po sa verse 12, "So two good things will result from this ministry of giving." Meron daw pong dalawang bagay na magdudulot na mabuti sa ministry ng pagbibigay. The needs of the believers in Jerusalem or sa Greek is yung God's holy people. Yun po yung ibang translation ng Jerusalem.
So the needs of the believers in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanks to God. Amen. So sabi po doon sa verse 10, na the Lord provides seed for the farmers. Spiritually po, we are farmer. We are spiritually farmer in the vineyard of the Lord. Amen po ba tayo doon? Not a farmer by profession, pero tayo po ay katulong ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen? We are spiritually farmer in the vineyard of God. Some farmers, meron po ako napanood, some farmers does pruning. Meron po ako napanood sa YouTube, yung ginagawa ng isang farmer is yung nagpo-prune siya. Alam niyo po yung pinuputol-putol niya po yung sanga maliliit para may umusbong na panibagong mas malabong na sanga. Amen? Ganun po yung ginagawa ng ibang farmer. Yung napanood ko po is yung tomato, yung pinuprune niya. Kumbaga, ginugupit niya yung ibang sanga para may tumubong mas malabong na sanga. At para mag yung nutrients nung nakukuha nung halaman is para maganda yung ma-produce na bunga nung halaman. So in order for plants to produce more harvest, inaalaw ng Diyos, inaalaw ng halaman yung farmer na i-prune siya, na kumuha ng na pumutol ng sanga sa kanya. God allow us to prune some of our financial in the same way to produce more income. Parang sa vineyard ng Panginoon, we are the farmer. God, kaya po tayo nagbibigay, binabawasan po natin yung some of our financial to produce, para yung Diyos makakilos sa buhay natin, to produce more income para sa atin. Amen? Para po hindi tayo maging selfish. Sabi doon sa verse 11, sabing ganon, if you allow God to prune some of your finances, you will be enriched in every way. Sabi doon sa verse 11. God knows kung aasa tayo sa sarili natin, it will never enough. We will never be contented. We will crave for more and more and more. Amen? Ganun po yung yung nature ng tao. Amen? Sabi nga po ni C.S. Lewis, if we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation daw po is that we were made for another world. We were made for heaven. Kaya tayo, naglolong tayo sa earth ng more, because hindi tayo makontento dahil we were made for another world. We were made for heaven, sabi ni C.S. Lewis. Gaano man po kahaba yung buhay natin o kaikili, the bigger question is, ano yung mga gagawin natin that will impact our eternity? Yung mag-i-impact, yung mga gagawin natin dito is mag-i-impact sa ating eternity. Even in good times and hard times, I pray that we will never run out of faith. We will never run out of strength. We will never run out of hope. In a moment like this, may we always be reminded our reasons why we started it. Amen? So bilang conclusion po, sa pagpagbukas po kayo sa akin sa Psalm 34, yung ating pong yung ating pong devotion for today. Psalm 34, 9 verse 10. Dito na po tayo magtatapos. Sabi doon, fear the Lord, you His godly people. For those who fear Him will have all they need. Sabi doon. Sabi dito sa verse 10, even strong lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good things. Sabi doon, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, hindi mauubusan ng mabubuting bagay sa kanyang buhay. Amen? Kaya patuloy tayong magtiwala sa Panginoon na kahit na ganito yung nangyayari po sa atin, we put our trust, we put our strength, we put our hope in the Lord. Amen? Lagi po tayong manalangin, lagi tayong mag-join ng ating hope, prayer. Amen? At tayo po isama-sama lagi manalangin na maging okay po ang lahat at mabuti po ang Diyos at maawain po ang Diyos. Amen? So let us pray po ang ating mga kaloob at tayo po
magsama-sama sa panalangin. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong word. Patuloy nga po, Panginoon, na sa iyo po namin nilalagay ang victory, Panginoon. Sa iyo po namin binibigyan victory ng aming service sa gabing ito, Panginoon. We put our trust in you, Panginoon, Lord God, sa Panginoon Diyos na nakakalam ng lahat, Panginoon Diyos na nakakita ng lahat, Panginoon. Salamat po sa kapatid niyo po sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Hindi po kami magsasawa, Panginoon, na magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming buhay. Sa lahat ng blessings, Panginoon, Lord God, namin natatanggap, Panginoon, at nararanasan, Lord. Sa'yo po namin tiyatas ng aming pastor na magbibigay ng salita mo, Panginoon, Lord God. Open our hearts, open our minds, Panginoon, Lord God. Open our understanding, Panginoon, Lord God. At patuloy nga po na ma-receive po namin ang iyong word, Panginoon, na may pasasalamat at may humble heart, Panginoon, Lord God, to learn, Panginoon, Lord God, at maging mabuting Kristiyano, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa'yo po namin pinagkakatiwala, pinagpapasalamat ang buong gawain ito, Panginoon. So, tayong pangalam lamang, Panginoon Jesus. Amen and amen. Glory to God. Amen and amen. Good evening. Blessed in Christ. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Kaya saan man po kayo naroroon, wherever you are, whether you are in a room, whether you are in a sala, whether you are in the rooftop, whether you are in the bus or outside, I want you to know that you are safe in Christ. Amen? Okay. Okay. Kaya po, nakakatuwa po yung sinerin ni Brother Harlan. Sabi dito, even strong lions sometimes go hungry. Okay. Pero ikaw, hindi ka magugutom. Okay, dahil almusal pa lang, iniisip mo na yung tanghalian. Pagkatanghalian, iniisip na yung hapuna. Sabi niya, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Kaya hindi ka mawawalan ng anumang magagandang bagay dahil ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya puwing po ang Diyos, magkabat tayo naka-lockdown, pero ang pagpapala ng Panginoon ay hindi po naka-lockdown. Ito po ay palagi po niyang inire-release dun sa mga tao na lubos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya pagkatiwala natin ang ating kalusugan, pagkatiwala natin ang ating trabaho, pagkatiwala natin ang ating pamilya, pagkatiwala natin ang ating sasahuri ng ating career sa Kanyang mga kamay lamang. At ito, pangako ng Panginoon, you will lack no good thing. Hindi ka mawawalan ng mga magagandang bagay dahil ikaw ay nagtitiwala kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagtitiwala ako kay Lord. Okay, kung mag-isa ka lang, nagtitiwala ako kay Lord. Amen. Hallelujah. Okay, so praise God. So ngayon po, let's continue to declare who we are in Christ. Sige po, sabay-sabay po natin ibanggitin. In Christ, I am alive, I am anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double push, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful day, wonderful night, Panginoon, that
that you have given sa buhay po ng bawat isa po sa amin. And Lord, prepare our hearts, prepare our mind, O God, as we study your word. Ayan mo, Panginoon, na gamitin mo ako mightily upang maipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang kagandahan ng iyong banal na salita, Panginoon, na siya patuloy magbibigay ng panibago, antas ng pananampalataya sa bawat isa po sa amin. Father God, we thank you and we give you back all the glories and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God is being good to us all. Ang Diyos ay napakabuti. Ano po? Kaya I feel blessed that you join us tonight. Ako po ay natutuwa dahil magkakasama po tayo muli. I know there are so many things you could be doing. Alam ko na marami pa kayong mga bagay na dapat na gawin. Maglaba. O yung iba dyan, baka hindi pa kumakain. Yung iba sa inyo, baka gusto nyo pang i-chat ng inyong family. Pero you chose the best thing. Pinili nyo po ngayon na makasama, makapag-worship na magkakasama po tayo. Okay? And I know that God is smiling at you right now. Kahit saan ka man naroon, nakangiti ang Panginoon dahil ikaw ay nakikinig ng kanyang salita. So ngayon po, mag-start po tayo ng bago nating series. It's living with boundaries. Parang tugma sa sitwasyon natin ngayon yan. Na lahat tayo ay naka-boundary. Okay? Na tayo po ay nakakulong. Okay? Pero purihin ng Diyos dahil tayo man po ay hindi po malaya lumabas, pero tayo po ay malayang magpuri sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya po marami po mga tao, ano po, most people really want their lives to count. Okay? We want our lives to matter. Sino po dito yung gusto nyo yung buhay ninyo ay talagang merong pakinabang? Okay? Lahat po tayo gusto po natin yan. Tama po? And then we want to feel useful. Lives po natin, ang buhay po natin ay maging kagamit-gamit. We want to make a difference in this world, in our family, in our church, in our ministry. And then we even want our lives to be more productive. Nais po natin ang ating pong buhay ay mas lalo pang maging productive. Okay? And alam niyo po ba that the happiest people are those who are productive? Yung pong mga taong mga masaya, yun po yung pong mga productive, yung nagagamit po nila yung kanila pong oras, nagagamit po nila yung kanila pong talento, nagagamit po nila yung mga bagay na pinagkaloob po sa kanila ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi po sa may sa John chapter 15 verse 8, sabi to, true disciple, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So yung pamumuhay po natin na productive, ibig po sabihin ito po yung pagiging fruitful, magiging fruitful po yung ating pong pamumuhay because we are very productive people. True disciples will experience a transformed, fruit-bearing life because they live in a relationship of love with both Jesus and the Father. Alam niyo ba, ang mga tunay ng mga disipulo ay talagang makakaranas po sila ng tunay na pagbabago. Okay? Kaya bawat sa po sa inyo, talagang nakikita ng Panginoon ang inyong pagbabago. Maaring hindi pa talaga doon sa expectation ng bawat sa atin, hindi sa expectation ng mga kakilala mo, ng pamilya mo, pero merong ginagawa na ang Panginoon sa buhay mo. Okay? So ngayon ang tanong po, how to be productive? Tandaan po natin palagi, ano po, paano po tayo maging productive? Recognize that God created you to be productive. Hindi po ba nilikha ka ng Panginoon para ikaw ay maging productive? Alam niyo po ba na sa Genesis 1:28, sabi ng ating Panginoon, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every level and over every living thing that moves on the earth. So sa simula pa lamang, ano po, sa book of Genesis pa lamang, talagang inaisan na Panginoon na bawsa po sa atin ay maging productive. Okay? Kaya so ngayon po, ano po iba yung ano, kaya po dun sa, at ano po yung matututunan po natin sa verse na to, so bearing fruits bring glory to God. Kapagka tayo po ay namumunga, ang buhay po natin nagiging maayos, tayo po ay nakakagawa sa ubasan ng ating po Panginoon, yun po ang nakapagbibigay ng kaluwalhatian
sa Panginoon. A student brings joy or glory to his teacher when he passed the test. Tama po? Ang mga estudyante nakapagbibigay po ng kagalakan sa kanila pong mga guro pagka pumasa sila sa kanilang mga exams. Lalo-lalo na po ngayon, meron po mga estudyante ang wisdom ang mag-exam ngayon. And ay, isa po kami doon sa mga magiging masaya pagka sila po ay pumasa. And then an employee gives joy and glory to his employer. Tayo pong mga empleyado, ano po, yung mga empleyado pagka nagawa po natin, pinagagawa ng ating pong employer po sa atin, di po ba sila po ay natutuwa? Okay, at pagka sila po ay natuwa, ano po nangyayari? Di po ba nasasatisfy po tayo sa ating trabaho? And then at the same time, maybe we can expect a bonus or maybe we can expect a additional income or maybe even promotion. Okay? Kaya tayo rin po, di po ba, during the NAT test natin, yung nucleic acid test po natin, di po ba, pagka nakatiyempo po tayo doon sa isang nurse o doon po sa isang medical staff na kung saan ay hindi masyadong malalim yung kanya pong ginagamit na, na swab test sa ating ilong o sa ating lalamunan. Di po ba tayo po ay natutuwa? Okay? At ngayon din po, ang gobyerno, alam niyo po ba ang gobyerno natutuwa po sila pagka tayo po ay nananatili sa ating pong tahanan. Tayo po sumusunod po sa kanila pong mga tinetext na message sa atin na ating pong ginagawa. Tayo po ay nakapagbibigay din po ng joy and glory din po sa kanila. And then we give glory to God. Tayo po ay nakapagbibigay ng bilang Kristiyano po. We glorify God by how? By praising Him. Kaya kahit na online po tayo, pagka praise and worship, let's continue to praise God. Kahit na minsan parang mahirap, ano po, pero kinakailangan masanay po tayo. And then, we glorify God by how? By living for God. Pagka tayo po yung namumuhay para sa Diyos, pagka ginagawa po natin yung mga basics na kinakailangan po natin gawin sa araw-araw, yung ating pong devotion, pananalangin, pagme-meditate ng kanyang salita, nalulugod po ang ating po Panginoon. Okay? And then, ano pa po? By doing good works. Sa tahanan po natin, kahit na po nasa tahanan po tayo, po, pwede po tayong makagawa ng kabutihan. Paano po tayo gagawa ng kabutihan? Eba, minsan maghugas ka naman o maglinis ka. Di ba? Hindi yung palaging iba na lang ng iba yung naglilinis. Okay? Para wala na akong kausap, ha? Okay, nandiyan po ba kayo? Okay. And then, we glorify God by bearing fruits. Ibig po sabihin yun, the fruits of the Holy Spirit ay dapat ay nakikita po sa ating pong buhay. Okay? And then, ano pa po? And then, bearing fruit shows that you are a disciple of Jesus. Pagka tayo namumunga, di po ba, ito po yung nagiging patunay na tayo talaga ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. It is a proof. Ito po yung prema. It is an evidence. An evidence of our witness. Ito po yung ebidensya na tayo po ay isa pong testigo sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, si Peter, sabi po ni Peter, po, Peter said, not inventing stories, they are not inventing stories of powerful coming back of our Lord Jesus Christ. Hindi po sila nag-iimbento na one day babalik muli ang ating pong Panginoon. Ito po yung kanila pong patotoo sa kanila pong kapanahunan. At yun din po yung ating pong pinaniniwalaan that one day Jesus will coming back to bring us home with Him. Okay? And then after 40 days of Christ's crucifixion, yung apat na pong araw after po ng crucifixion na mapako ang ating Panginoong Jesucristo, di po ba? Nagpakita po siya sa kanya pong mga disipulo para po ito po yung maibahagi din po sa mga tao about meron pong resurrection. Okay? That truly na meron pong muling pagkabuhay. Okay? At ang ano pa po yung ating pong witness bilang patotoo sa ating po Panginoon sa mundong ito that na yung buhay mo ay nagkakaroon ng pagbabago. Di po ba? Yun yung pinakamahalaga po sa atin. Isa po sa pinakamagandang preba na ang buhay po natin na dating pangit pero ngayon ay gumanda. Na dating ikaw ay panamura pero ngayon ay puro praise the Lord na lang ang iyong sinasabi. Di po ba? Na dati ikaw mainitin ng ulo, ngayon you are as cool as cucumber. Okay? Di ba? Parang cool na cool ka na lang ngayon, hindi ka na mainitin ng ulo. Okay? Okay. And then bearing fruits. Okay, and then bearing
praise God, bearing fruits shows that you are disciples. And then, tandaan po natin panagi, God wants you, God wants me to bear much fruit, okay? Ang Diyos po, hindi po siya satisfied sa kukunting bunga lamang. Ang nais po niya, tayo po ay mabunga ng marami. God wants us to be, God wants you to be fruitful and productive. Tama po? Kaya, seek after living productively because this is important to God. Hanapin po natin maigi, ano po, alamin po natin na ang buhay po natin ay mas lalo pang maging mamunga ng maayos para mabigyan po natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang nakakatuwa po, sino po naniniwala dito na ang Diyos po ay talagang matalino? Okay, hindi po ba? Naniniwala po ako, ang Diyos ay matalino. Siya po is a very smart God and He's a genius. Bakit? Kasi sabi niya dito sa John 15:60, sabi niya, "You did not choose me, but I chose you to go and bear fruit." Kaya hindi nagkamali ang Diyos na pinili ka niya. Alam niya na ikaw ay magiging mabunga. At ang bunga mo ay hindi bunga na kung saan ay mawawala, kundi ang bunga mo ay ang bunga na magtatagal. Okay? It will be for everlasting. Okay? Kaya napakahalaga na pasalamatan natin Panginoon at palagi nating isipin na hindi po siya nagkamali na pagpili po sa bawat isa sa atin. Then bearing fruit is the purpose of our salvation. Tandaan po natin ano po, yung pagiging mabunga. Ito po yung layunin, ito po yung dahilan kung kaya tayo ay niligtas ng ating po Panginoon. Hindi po ba kayo nagtataka bakit na-born again kayo at hindi pa kayo kinuha ni Lord? Of course, ang nais ng Panginoon, tayo ay merong pang bunga na maibigay po sa Kanya. Yung itinanim niya po sa atin na kaligtasan, umaasa rin siya na tayo rin po ay mamumunga na para ibahagi yung mabuting balita na narinig po natin para din po sa kaligtasan ng karamihan noong pong mga nakakasalamuha po natin sa bawat araw. Okay? So, we are not the only one that God wants to be saved. Tandaan po natin, hindi lamang po tayo yung nais ng Diyos na maligtas, nais din ng Diyos na maligtas pa po yung karamihan sa pamamagitan po ng ating pong buhay, sa pamamagitan ng ating pong pagpapatotoo. And then, next po, a truly productive life is one where the fruit lasts. Okay. Ewan ko po, nakakita po ba kayo sa Baguio? Alam niyo po, meron pong very famous doon na sinasabit sa Quintas po, yung praise God, wala pa ta. Okay. So yung fruit last, ano po? So sabi dito, everlasting fruit, yung everlasting, ano po, yung everlasting flower, ano niyo na po ba yun? Yung bulaklak na everlasting. Noong po nung bata po ako, kala ko talaga yun, hindi po talaga namamatay. Okay. Pero binantayan mo talaga, yun pala ay namamatay din. Pero yung everlasting fruit, okay, yung kaluluwa ng mga tao na nadala mo sa Panginoon, yun po ay kinakailangan ay atin pong inaalagaan. Okay? Kaya po napakahalaga na iniingatan po natin ang mga bagay na yun. So ano po ba yung mga bunga na inaasahan po natin? Of course, number one is the fruit of repentance. Once again po, ang repentance po, ibig po sabihin nun ay change of mind, yung pagbabago ng ating pong isipan. Okay? At ang isa pa pong ibig po sabihin nito is turning our control to God's control in our life. Binibigay na po natin sa ating Panginoon ang kanya pong control sa ating pong buhay. Siya na po yung bagong manager natin. Hindi na po tayo yung manager ng ating pong buhay. Siya na. Ang Holy Spirit na po yung dapat na nagmamanage ng ating pong buhay. At pagka siya yung nagmanage sa ating pong buhay, na po nangyayari, nagkakaroon po tayo ng bunga. Bunga ng banal na santong Espiritu. What is the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Okay? So sa mga panahon ito, kinakailangan natin ng self-control. Lalo-lalo na pagka tayo na palagi nasa bayan, dalas-dalas po nating nagugutom. Hindi po ba? Panayang bukas ng rep. Panayang iniisip kung anong iluluto.
kaya kailangan po natin talaga ng self-control. Okay? And then, the fruit of bringing someone to Jesus. Alam niyo po, ito po yung assignment po natin. Kaya kahit na po naka-online po tayo, eh, magkano po tayo, i-share po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Kaya, alam niyo ba sa langit, dalawang bagay ang hindi po ninyo po pwedeng gawin sa langit. Two things that you cannot do in heaven. Una-una sa lahat, you cannot sin. Hindi ka na po pwede magkasala doon. Tama? And then the second thing is, you cannot tell Jesus to unbelievers. Hindi mo na mababahagi ang ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Wala na pong hindi mananampalataya doon. Wala na pong unbelievers po doon. Kaya habang may pagkakataon po tayo, this is the best chance for us to share the good news to the unbelievers. Okay? And then the fruit of ministry to others. Okay? So napakahalaga. Huwag po natin kakalimutan yung ating pong ministry. Hindi yung porque usher ka sa church, ngayon hindi ka na po pwede makapag-usher. Kahit po sa tahanan po natin, pwede pa rin po tayo makapag-ministry. Paano po? Sa patuloy po nating pag-iisip kung paano po tayo makakatulong doon po sa kasamahan po natin sa ating pong tahanan. Okay? Kaya ministry, ibig sabihin, magtulungan po tayo kahit po tayo ay nasa ating pong mga sarili-sariling mga tahanan. Okay? And then, ano pa po? And then, sabi po sa Luke chapter 13:7, Jesus said, I've been coming to look for food on this tree. Tatandaan niyo po ba itong story nito na kung saan ay si Jesus dumaan po siya doon sa fig tree at wala po siya nakitang bunga. Sabi ko ito, I've been coming to look for food on this tree and still haven't found any. Ano pong ginagawa ng Panginoon doon po sa mga hindi po namubunga? Cut it down. Sabi niya, putulin mo niyan. Bakit? Kasi gumaganit lamang yan ng lupa at wala naman palang silbi. So why should it use up the soil? Okay? Kaya po ang mga tao na nagpapagamit sa ating Panginoon, napatuloy na munga, kailanman ay ang blessing po ng Panginoon na hindi mo pupuputol sa buhay po ninyo. Ang kalakasan ay hindi po mapuputol sa buhay po ninyo. Ang kagalingan ay hindi po mapuputol sa buhay po ninyo. Kaya napakalaga that we should always be fruitful and productive in the Lord. Okay? So ngayon po, ano po? So what are the four secrets of productive life? Ano po ba yung apat na sikreto para po tayo ay maging productive sa ating pong pamumuhay? Unang-una sa lahat, we must cultivate deep roots. Napakahalaga na dapat ay patuloy po nating pinalalalim yung ating mga ugat. Okay? Alam niyo po, ang isa pong puno na maliit lamang po yung ugat ay madali po mabuhay. Pag dumating yung ulan, dumating yung baha, siya po ay madali pong nabubuwal. Kaya po napakalaga that we should continue to cultivate deep roots. So sa mga sandaling ito, paano po ba natin makukultivate yung ating pong deep roots? Of course, we have to spend more time reading God's Word. Study. Okay? Okay lang na paminsan-minsan. Siyempre, pag nainip ka, manood ka, okay. Pero huwag naman sanang mapabayaan po natin ang ating pong pag-aaral at pananalangin at pag-meditate ng salita po ng ating pong Diyos. And then, sabi dito sa Jeremiah 11:17-7, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Kaya sa mga sandaling ito, patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. Huwag po nating alalahan eh, baka wala ka ng kitain, ano ba nangyari, baka mawala na yung trabaho mo, baka magkasakit ka. Just continue to do the things that we need to do. Kung natatakot ka na baka ikaw ay mahawahan, magdala ka na alcohol palagi. Okay, huwag kang hipo na hipo. Huwag kang hawak ng ilong mo. O ng yung mukha mo, huwag mong hawakan palagi. Okay, lalo-lalo na kung galing ka sa labas. Alam niyo po ba, every time na lalabas kami, naliligo kami. Okay? Kaya huwag mong isipin na palagi kang nasa bahay, dapat hindi ka na naliligo. Dapat ay mas madalas ka dapat maligo. Hindi ba? Para malaging malinis, malaging ligtas ka at ligtas din yung mga nasa kasama mo sa bahay. Okay? At palagi kami dalang alkohol. Pisigan mo ng pisigan pag may dumas. Sa iyo, pisigan mo, okay? Huwag lang ninyo nasa harapan niya. Pagdaan na lang niya. Okay?
Then sabi niya, he will be like a tree planted by water. Okay, that sends out its root by the stream. It does not fear when the heat comes. Hindi ka matatakot pagka merong init. And then its leaves are always green. It has no worries in the year of drought and it never fails to bear fruit. Okay, kaya pagka nasa Panginoon tayo, hindi ka matatakot na kahit na anumang season ang dumating sa buhay. Tag-init man yan. Okay, nagkaroon man ng COVID-19, nagkaroon ng lockdown. And then this coming few days, baka meron na naman bagyong dumating. Okay? Pero hindi po tayo matatakot. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa ating po Panginoon. At kailanman hindi ka matutuyot dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? Okay. And then the righteous cannot be uprooted. Kaya ayan po yung bunga. Pagka meron kang, pagka tayo po ay ginagawa po natin ng pinag-utos ng Panginoon, kahit kailanman ay hindi ka mabubunot. Okay? Hindi ka mauuga. Hindi ka matitinag. Bakit? Kasi you are righteous. Ang righteousness po natin, walang iba kundi ang ating po Panginoong Jesu Cristo. Okay? So number one po, to be productive, you must cultivate the fruits. Dapat po, i-cultivate po natin na lumalim pa tayo sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Lumalim pa ang ating pong pagtitiwala sa Kanya. Lumalim pa rin po ang ating pong katapatan sa pagsisilbi sa ating pong Panginoon. Okay. Praise God. Okay? And then they find joy in obeying the law of the Lord and they study it day and night. Okay? So, para pong ano ito, no? Step by step, ano po? If you study, you are empowered to obey. Di po ba mahirap sumunod? Bakit? Kasi hindi ka nag-aaral. Okay? And then, pero if you study, you are empowered to obey. And then when you obey, pagka ikaw naman yung sumunod, magugulat ka. Bakit palagi kang may kagala ka sa puso mo na hindi mo malaman kung saan ang gagaling? Okay? You find joy. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, you study the Word of God and then you obey yun pong sinasabi po niya. And then they are like trees that grow beside the stream that bear fruit at the right time and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do. Okay? So bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang po yung mga unbeliever, tayo rin po. Ano po? We want to succeed in life. Amen? Lalo-lalo na po sa ating pong pananampalataya sa Diyos, we always want to succeed in life. Okay? Sabi mo, kaya I declare to you that you will succeed in life. Okay? Kaya tanggapin mo na lamang para ito yung pananampalataya mo na ikaw ay magiging matagumpay sa iyong buhay. Okay? And then ano pa po? And then since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with Him. Keep your roots deep in Him. Build your lives in Him and become stronger in your faith as you were taught. Okay? So, panalimin pa po natin ang ating pong ugat sa Kanya. Paano? Sa patuloy po natin pakikinig po sa Kanya, patuloy po natin pakikinig ng Kanyang banal na salita. Then, we must eliminate the weeds in our life. Ano po ba yung weeds? Yung weeds yun po yung mga talahib. Yung mga talahib nakakagulat. Ano po? Hindi mo naman itinatanim, pero namumunga lang sila. So ano po ibig po sabihin nito? Ito po yung ating pong pagpapabaya. Pagka tayo nagpabaya, ibig po sabihin nun, tutubo po yung mga talahib sa ating pong mga buhay at sasakalin. At mamamatay po yung pong mga naitanim na po natin na salita ng Diyos sa ating pong mga puso. Kaya we must eliminate the weeds in our life. So, paano po natin na-eliminate? Of course, dapat maging masipag po tayo. Iwasan po natin yung pagiging tamad at pagiging pabaya para hindi po tumubo yung talahib ng kamalasan, talahib ng sakit, talahib ng kahirapan para po ang buhay po natin ay maging matagumpay sa nanais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And then, tandaan po natin palagi that the seed is the Word of God. The seed that falls among weeds stands for those who hear. But the worries and riches and pleasures of this life crowd in and choke them and their fruit never ripens. Alam niyo po, sa America lang po, ano po, sa Pilipinas, hindi ko po alam.
But in America alone, there are already 205 weeds. Mahigit 200 po yung mga klase ng mga talahib. Okay? Kaya, so what are the weeds in your life? Ano po ba yung mga talahib? What are the weeds in your life that choke your life? Ano-ano po ba yun? Yung mga talahib sa inyo pong mga buhay. Okay, maaaring ito po yung sobrang kabisihan sa mga bagay na hindi naman makapagpapalago ng iyong pananampalataya. Maaaring katamaran, maaaring patuloy na pag-aalas sa mga bagay na wala ka namang control. At and then ikalawa po, maaari pong kayamanan. Okay? And then maaari po gusto mo patuloy maging mayaman ka ng mabilis o kaya yung sobrang pleasure sa iyong buhay. Ito po yung nagiging sagabal para po tayo ay maging productive sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. And then the next verse po is they all began one after another to make excuses. Ito naman po yung istorya po na kung saan iniimbitahan sila na ating po Panginoon pero napakarami po nalang mga excuses. Hindi po ba tayo rin po pagka nag-iimbita rin po tayo ng ating po mga kaibigan na pumunta ng church, kahit na birthday mo, sinabi mo na may kainan, pero hindi pa rin pupunta. Bakit? Kasi marami silang mga excuses. Okay? So, wag naman po sana rin tayong maging katulad po ng karamihan na marami pong mga dahilan. Pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. And then, meron pong isa sabi na, another one said, I bought 5 pairs of oxen and I'm on my way to try them out. And then the third one, sabi niya, isa, I have just gotten married and for that reason I cannot come. So, isa po sa tatlong ito ang maaaring naging talahib ng iyong buhay. Alam niyo ba, in your life of productive service unto the Lord, ano po yung sagabal? Maaaring yung ating pong mga investment, yung ating pong mga business. Yung maaaring yung ating pong career, maaaring po yung ating pong relationship. So ito po yung tatlong bagay na maaaring maging dahilan para hindi po tayo maging effective at maging productive sa pagsisilbi po natin sa ating pong Panginoon. Kaya ano pong gagawin po natin? Of course, we should align our priorities. Dapat ayusin po natin yung ating pong priorities. This lockdown, alam niyo po ba ito po yung lockdown na to? Ano pong dahilan? Bakit po hinayaan ng Panginoon na ma-lockdown po tayo? Para magkaroon po tayo ng reflection. May align po natin, maitama po natin yung ating pong mga priority sa ating pong buhay. And then, ikatlo po, we must cooperate with God's pruning in our life. Kanina po, nabanggit din po ni Brother Harold yung pruning, ano po, na kung saan pagka tayo raw po itinatabas ay lalo na pong meron pong lumalabas na mga bagong mga sanga, bagong mga dahon sa ating pong buhay. Ganun din po sa ating pong pagbibigay, hindi po ba? Kaya po tayo nagbibigay. Bakit po? Para po magkaroon ng mas malaking, ma-enlarge po yung ating pong capacity na tumanggap. Okay? Kaya minsan po, pagka tayo po ay natatapyasan, nalalagasan, okay, ibig sabihin, meron pong magandang dahilan. Kaya po ninanais ng Panginoon. Kaya po, hinayaan ng Panginoon na mangyari yung mga bagay na yun. So, if you want to be productive, you must keep on pruning. Dapat po, patuloy po tayong magpa-ubaya sa Panginoon. Panginoon, alisin mo yung mga bagay na, alam mo na, hindi maganda sa akin. Alisin mo yung mga bagay na palagi na sa aking isipan, yung aking pong mga worry, aking pong mga takot, na hindi po nakalulugod sa iyo. Panginoon, alisin mo yung mga salita o Diyos na nakaka-offend ng akin pong kapwa. Panginoon, alisin mo yung mga activities na kung saan ay nasasayang lang ang aking mga oras. Panginoon, at help me Lord God to maximize my time that I may be more productive, Panginoon, para sa iyong ikaluluwalhati lamang. Okay? And then, kaya po napakahalaga. Yeah, kaya if you want to be productive, you must keep on pruning. What do you need to cut in your life? Ano ba yung mga bagay na dapat ay alisin mo sa iyong buhay? Okay? And then, tandaan po natin palagi, when God is pruning us, pagka tayo po ay may tinatanggal po ang Panginoon sa atin, hindi po masaya ang buhay. Hindi po nakakatuwa. Okay? Kaya,
during itong lockdown na po, hindi po masaya dahil hindi po tayo magkita-kita. Pero meron pong nais ng Panginoon na ayusin po sa ating pong buhay. Kaya niya po inalaw ang mga bagay nito. Ikaw ba, patuloy pa rin ba mag-worship, sasamba sa kanya kahit na mag-isa ka lang, kahit na hindi live yung ating pong worship? Ikaw ba ay makikinig pa rin ng kanyang salita kahit na po pwede ka namang hindi na lang makinig? Okay, o kaya i-replay mo na lang ang iyong pakikinig. Di po ba? Kaya po napakahalaga that in this lockdown season ay mas lalo po natin ipakita sa Panginoon na tayo pa rin ay the same nung tayo ay nung hindi pa nala lockdown. Okay? Then sabi ni Jesus, ano po? Jesus, sabi niya, I am the true vine and my Father is the gardener. He loves up every branch that doesn't produce, and he fruits those branches that bear fruit for even larger crops. Okay? Kaya minsan pagka meron kang parang merong tinatanggal ng Panginoon sa iyo, so okay lang, magpasalamat po tayo. Bakit? Hindi mo alam na pagka ikaw ay may tinatanggal sa iyo ng Panginoon na nais niya ay mas lalo ka pang maging mabunga, mas lalo ka pang ma-enlarge, mas lalo ka pang mag-expand. Okay? Para mas lalo ka maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. And then let us never confuse. Let us never confuse, ano po? Punishment with pruning. Pasalamat po tayo pagka tayo po ay dumadating po sa pruning season ng ating pong buhay. Bakit po? Because what God is saying, I see in you a potential. Pagka tayo po may pinuprune po ang ating Panginoon sa atin, nakikita niya po na meron kang potential pang lumago, potential pa na na maging kagamit-gamit sa kanya. Okay? Kaya pagpasalamat po tayo sa lahat ng bagay. In everything, even in this lockdown season, mas lalo pa po natin dagdagan yung ating pong pasasalamat dahil nakapagpahinga ka. Okay? Dahil in this time ay pinalalakas ka ng Panginoon. Okay? Kaya okay, praise the Lord. And then sa Hebrews 12:11, sabi doon, no discipline. Ano po ba yung disiplina? Ayaw po natin lahat ng disiplina. Tama po. Nung mga bata pa po tayo, pag didisiplina po tayo ng mga magulang po natin, ayaw po natin. Ang tatay ko po, disiplinarian po ang tatay ko. Naku po, pagka ako po ay may curfew, pagka ako po ay lumagpas sa oras na kung saan ay sinabi niya na dapat nasa bahay ka na ng alas 9, wala pa ako doon, ay naku, hahanapin na ako noon at may daladalang yantok na nakasoksok sa kanyang likuran. Okay? At pag nakita niya ako, ay siguradong ako ay hahagupitin niya. Okay? Pero yun naman po ang naging dahilan para ako rin po ay naging maayos. At alam ko na ginagawa niya lamang yung mga bagay na yun para paiprotektahan sa mga bagay na maaaring mangyari doon po sa labas. Okay? So no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, produces a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it. Kaya ito pong lockdown, training po sa atin ito, na mas lalo po tayo mag-enjoy sa ating po mga tahanan, mag-enjoy po tayo na sa ating po mga kasamahan sa bahay, mag-enjoy po tayo na makasama po natin ang ating pong Panginoon. Okay? At tayo po ay makapagbasa pa ng mas marami sa kanya pong salita. Then we must patiently wait and expect a harvest. Okay? Pagka tayo po ginawa po natin mga bagay nito, dapat po ay mas lalo pa po nating tayo po ay mag-expect that you will receive a harvest. Ikaw ay aani. Aani ka. And I declare that you will harvest. Okay? But you have sown. Kung meron kayo tinanim, siguradong meron kang harvest. Kung ikaw ay nagtanim ng kasipagan, siguradong harvest ka ng promotion. Kung ikaw ay nagtanim ng mabuti, siguradong aani ka ng kabutihan. Kung ikaw ay nagtanim sa ating Panginoon, sa gawain ng Panginoon, ay siguradong ikaw ay aani ng masigit pa sa iyong mga itinanim. Okay? So harvest takes time. Okay? Tandaan po natin palagi na ang harvest, hindi yung po nagtanim ka ngayon, ay bukas ay umani ka na. It takes time. So that's promotion. So ganun din ang promotion, it takes time. Ganun din ang breakthrough.
Okay? So ganun din, yung love of your life, it takes time para dumating niya mga bagay na sa iyong buhay. Okay? And then a successful career or earning business, it takes time. And even a fruitful ministry, it takes time. Okay? Kaya kinakailangan, we have to go to a waiting process. Kaya maghintay po tayo. Okay? Dahil ang ating pong patience, una sa lahat, yan po ang ini-stretch ng ating po Panginoon. And then, next verse po, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life will lose it. Sabi dito, so just as a seed creates new life out of death, di po ba pagka nagtanim ka, namamatay po yun. At yung kung paano kaya, yung butil, ano po, yung butil lang natamunan, sigurado po puro kadilima nang wala po siya iba nakikitang liwanag. Pero nung namatay po siya, doon lamang po siya umusbong at saka niya lamang po nakita yung liwanag after a time na siya po ay nasa ilalim ng lupa. Siguro din po ang basa po sa atin, this lockdown season, it's a time na kung saan tayo po ay tinatanim ng Panginoon para pag lumabas po tayo dito, tayo po ay maging maganda at makita ang bunga sa ating pong buhay. Alam niyo po, naalala ko po yung aking pong classmate sa Bible school, si Chawir. Si Chawir po, kinuwento niyo po sa akin yung aking pong kanya pong buhay. Ano po? After graduating sa engineering, graduate po siya, 5 years po, 5 years po yung engineering po sa kanila. Indonesian po siya, ano po? And then, pagka-graduate po niya, at ang hindi naman po sila mayaman. Talagang kumbaga sa ano, ano ba tawag doon yun? Talagang iginapang lang ng kanyang mga magulang para siya ay makatapos ng pag-aaral. At pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nakagraduate siya, at saka naman siya nagkasakit. At saka niya, at yung kanyang sakit ay hindi po simpleng sakit. Okay? Yung sakit po niya na kung saan hindi po siya po pwedeng maka-inhale, maka-hinga ng mga alikabok sa labas. Kaya siya po ay nasa bahay lamang po, 1 taon po siya at umiiyak po yung kanya pong nanay. Panginoon, bakit naman nangyari itong bagay nito? Kung kailan gumraduate yung anak ko, tsaka naman siya nagkasakit dahil inaasahan nila makakatulong si Chawir sa kanila kaagad-agad. Pero hindi po nangyari yun. Kaya po siya ay na-lockdown for 1 year. Eh, although na hindi niyo na po inelaborate sa akin kung ano yung kanya pong ginawa during the time na siya po ay na-lockdown, pero alam ko na siya po ay patuloy na nag-aaral. Kasi po, nung magkasama po kami sa Singapore, inupahan niya po isa pong kwarto ng boarding house po namin. Ang kanya pong kwarto ay punong-puno po ng mga librong babasahin na kung saan ay para po ma-improve yung kanya pong buhay. Okay? So, I assume. So, ang aking panukala na siya po ay patuloy na nag-aral habang siya po ay naka-lockdown sa kanya pong tahanan na siya po ay may sakit. And then after a while, na siya po ay nakalabas, siya po ay nagtrabaho sa Saudi Arabia. And then pagkatapos po, naging very, very successful businessman po siya. Okay? Kaya po, na kung saan, ito po yung kinukwento ko sa inyo na nagbigay po ng one-time offering sa Singapore na 50,000 Singapore dollars during that time. Okay? I don't know, ang katumbas po siguro noon sa pesos po is maybe about, I don't know, if half a million. Okay? I don't know. 2.5 million po. Magkano? Around 2 million po. Pesos. Around 2 million pesos. One-time offering. Okay? So, yun po yung nangyari po sa kanya pong buhay. Baby, pinuno niya ng pananalangin, ang kanya pong during the time na siya po yung lockdown, siya po ay palaging tumatawag sa Panginoon at siya po ay patuloy na nag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya wag po natin sayangin yung pagkakataon. Who knows, maybe one day you will become a successful businessman and a successful pastor at the same time. Katulad po ni Pastor Chawir. Okay? And then last verse na lang po, ano po? And then I am the vine, you are the branches. Ang Diyos po ang ating pong puno at tayo lamang po ay mga sanga. If a man remains in me and I in him, pag tayo po ay mananatili sa presensya po ng Panginoon at he will bear much
fruit ay siguradong-siguradong mamumunga ka ng masigit sa inaasahan mo. But apart from me, you can do nothing. So always remember, mga kapatid, growing fruit takes time. But don't give up. Huwag po tayong mag-give up. Let's continue to abide in Jesus. Alam niyo po, meron pong na-discover na isa pong bangkay. Indian po siya, ano po, na bangkay na kung saan meron pong naka-quintas na buto sa kanya pong leeg. Ano po? Ang taon po ay 600 years. 600 years old po yung buto, yung butil, yung seed na yun, okay? Hindi po lumago. Bakit? Kasi hindi naman po siya natanim eh. Pero yung mga scientists, ang ginawa po nila, nag-experiment po sila, itinanim po nila yung buto na yun. At nung kanila pong itanim, it starts to grow. Okay? Kaya ang ating pong buhay ay dapat ay palagi po nating itinatanim sa gawain ng Panginoon. Tinatanim po natin ang salita ng Diyos sa ating pong mga puso para ito po ay sigurado pong lumago. Okay? Para din po libro yan, bumili ka ng libro, hindi mo naman binasa, bali wala. Pero kung bumili ka ng libro at iyong binasa, nagkaroon ka ng kaalaman, ito ay siguradong iyong pakikinabangan. So it's the same thing with our Bible, with our digital Bible, we should always be reading it at all times. Okay? Kaya po, after this lockdown, okay, be like Joseph. Ano po nangyari kay Joseph? Alam po natin yung story po ni Joseph, siya po yung nakulong. And then after that, ano po nangyari po sa kanya? Siya po ay naging productive in his time. Si Moses, naging productive din po siya after 40 years in the desert, malayo po sa Egypto, siya po ginamit ng Panginoon para mapalaya ang mga Israelita. Okay? Si Jonah, after 3 days, pagkatapos po ng 3 araw na siya po ay nasa tiyan ng isa pong malaking isda, and then he became the very persuasive evangelist na kung saan ay ang lahat ng mga mamamayan na Ninibe ay naging born again dahil po kay Jonah. So mga kapatid, wag po natin sayangin that during this lockdown season, okay, habang tayo po ay nakatanim sa ating po mga sarili po mga tahanan, let's make the best use of it. Okay. So ngayon po, let's all bow down our heads and pray. Dear Heavenly Father, allow your word to sink in. Kaya mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na matanim sa aming po mga puso that will transform our lives. We want our lives to count. Nais po namin, Panginoon, na maging kagamit-gamit ang aming pong buhay. We want our lives to matter. Okay? We don't want to waste our lives. Ayaw po namin na masayang ang aming pong mga buhay. We want to make a difference with our lives. And we don't want to just live shallow lives. Ayaw po namin na ang buhay po namin ay buhay, Lord God, na walang kabuhay-buhay. We want to be productive. We want to be fruitful. We want to hear you say, well done, good and faithful servant. So help us to take the steps, Lord God, from your word to cultivate deep roots. Palalimin pa namin ang aming pong ugat upang lumago, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. And then, Lord, help us, O God, to start developing deeper roots. At tulungan mo, Panginoon, gawin po namin ang mga bagay ito, Lord God, sa bawat araw. Father God, help us, O God, to eliminate the weeds na matanggal po, Panginoon, yung mga sumasagabal, Panginoon, sa paglago ng aming pong espiritu. And Lord, we just entrust, Lord God, our lives unto you. And Lord, inadalain ko kung sino man po, Panginoon, yung mga naririto, Lord God, hallelujah, na mayroon po mga problema. Ikaw mag-provide ng solusyon. Alisin mo, Panginoon, ang kanila pong worry, ang kanila pong mga takot. Palitan mo ito, Lord God, ng mas malalim pang pananampalataya at pagtitiwala sa iyong salita lamang. Father God, once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for your word who keeps on strengthening us, empowering us to do the right things, Panginoon, even in this lockdown season na kung saan kami, Panginoon, ay nasa aming pong mga sarili-sarili mga tahanan. Help us, Lord God, to be productive upang ang aming pong buhay, Panginoon, pagkatapos ng lockdown na ito, Panginoon, ang bawat sa amin ang naging kagamit-gamit para sa iyong kaluwalhatian lang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so let's pray po sa ating pong
Praise God. So, sige po, let's pray po sa muna sa ating pong ano bago po tayo mag sa altar call po natin. Father God, we pray, Lord God, for this element, this bread that symbolizes your body, and this grape juice that symbolizes your blood. Sanctify this element. And as we partake it, Panginoon, hayaan mo, O Lord, na mas lalo pa kaming lumalim ang aming pong ugat, ang aming pong pananampalataya, at kung pagtitiwala sa iyo. Continue, Lord God, to cleanse us, Lord God, from all unrighteousness. Cleanse us, Lord God, from all our sins. O God, cleanse us, Lord God, hallelujah, from sometimes, Panginoon, sa aming patuloy na pag-worry, sa aming pong patuloy, Lord God, na mga pag-aalin lang sa mga sitwasyon na nangyayari sa aming. Lord God, patibayin mo, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. The women may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't grieve it. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. Sige po, let's all lift up the bread together. On the night that he was betrayed, he took the bread and broke it. Let's break the bread together. Saying, this is my body, which is broken for you. Eat this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin kayong tinapay na may pasasalamat po sa ating pusa. Sige po, let's all lift up the cup together. And in the same manner, he lift up the cup, saying, this is my blood, the new and everlasting covenant. Drink this in remembrance of me. Because as often as you eat his bread and drink his blood, you remember the Lord's death until the day that he comes back. Panginoon, muli po kami po yan. Naniniwala that one day you will come back, Lord God, upang ang bawasa po sa amin ay kunin. Maraming salamat sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa ayong pong buhay. Patuloy mong pinuprovide ang lahat-lahat ng ayong pong mga pangangailangan. Panginoon, dahil sa iyong mga latay, anumang sakit, anumang suga, Panginoon, kami ay magaling na. Lord, we just want to thank you because you have chosen, Lord God, to be poor that we may experience the abundant life that you have promised into your word, O God. And Lord, we even thank you, Lord, hallelujah, because you have taken all the curses, kinomo lahat ng mga sumpa, that we may receive all the blessings, O God, that you have stored in our life. You died, and on the third day, you rose again, that each and every one of us may die for ourselves and live for you till we see you face to face in your kingdom.
in heaven. Lord, we declare, Lord God, that we are fruitful, O God, because we will continue to abide in you with every minute, with every hour, with every day of our lives. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Let's all drink from the cup. Thanksgiving for our hearts. Hallelujah. Yes, Lord, we declare, Lord God, pass over, Panginoon, sakit. Pass over, Panginoon, ang mga virus, O Lord. Hindi mamamatay po sila bago pa lamang lumapit po sa amin, O God. Hallelujah. And Lord, continue, Lord God, to give us the wisdom, Lord God, and the desire, O God, to abide in you every single day, O God. Hallelujah of our life. Father God, I pray for everyone, Panginoon, na meron po sakit. Lord, continue, pagaling mo sila. Kasi naman po, Panginoon, nangangailangan, Lord God, hallelujah, ng provision mo, Panginoon. I just release, Lord God, your provision, Lord God, in the name of Jesus. At yung mga nagpe-pray, Lord God, hallelujah, na makarating sa Canada, I pray, Lord God, na ikaw mag-ayos na kanila po mga papers, O Lord, hallelujah, lahat ng mga transactions ay magiging maayos in the name of Jesus. Once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for the victory of this night. Lord, we love you, we honor you, now and forevermore. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, amen. Amen. God bless you all. Sige po, let's all lift up our hands unto God. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace. Shalom, peace. Panginoon, samahan mo ang aking po mga kapatiran, O God. Mga minamahal kong kapatiran sa kanil-kanil pong mga tahanan. Wala pong kalungkutan, wala pong pagkainip, wala pong pagkabagot. Bagkos, nadaloy, Panginoon, ang iyong pasensya, O Lord, ang iyong patience sa bawat sa po sa kanila and self-control. Father God, may your Holy Spirit continually be upon them at all times, always hungry, always thirsty for your word and for your presence. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, amen and amen and amen. Muli po nating awitan ang Panginoon. Every praise, every worship belongs to the Lord alone. Amen. Yes, Lord. Truly, O God, that you are great in our lives. You are greatly to be praised, O God. Every praise is to our God. Every word.
every praise is to our God. Let's end this service with a powerful declaration that we are blessed in Christ. Sabay-sabay po tayo. Let's declare. I am created in the image and likeness of God, and I live according to His will and ways. I trust the miracle working power of the Holy Spirit within me. He is my comforter, strength, and shield. I am entitled to experience the supernatural and the impossible, for with Him, all things are possible. Curse, pass over. Yes, pass over. Lagpas lahat yan. Fear, pass over. Blessings, favor, and protection come in. Amen. As for me, my family, we will serve the Lord. Amen. I am prosperous. I am generous. I am victorious. I am redeemed. I am forgiven. I am talented. I am creative. I am disciplined. I am focused. I am protected. I am healthy. I am younger. Kung may katabi ka dyan, sabihin mo sa kanya, you look younger. You look younger. And younger. Amen. I am motivated. I am valuable. I am determined. I am empowered. I am anointed. I am approved. I am at the top. I am ahead. I am sought after. I am shining. I have a long, satisfying life. I am abundantly blessed. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you so much, Lord, for the victory. Right. Sige po, magpakita na po tayo lahat. Ayan, ang dami-dami po natin ngayong gabi. By the way, shout out po sa mga kasama natin nag-worship sa Pilipinas. Kasama natin ngayong gabi si Brother Adrian, si Sister Monique, si Sister Girlie, sama din natin si Sister Aisa at si Sister Ruby. Nakita ko sila ngayon kasama natin ng worship. So thank you so much for joining us. The same blessing up be upon you dyan sa Pilipinas. Amen. Okay, magpakita na po tayo lahat. Wow. Magpipicture taking na po tayo muli. Okay, so gagawin po natin by batch. Hindi po tayo kasya sa screen sa sobra nating dami ngayon gabi. Amen. Okay, so sige po, steady lang. Give your best smile. Let's have a shot. Okay, unang batch muna tayo. Alright. Sige, ngiti lang ng ngiti. Ngiti lang ng ngiti. Okay, sige, isang shot pa ulit. Balik tayo ulit. Okay, sige, ganyan. Ready, yan. Ngiting mayaman. 1, 2. Ayan. Sige. Isa pa ulit. Okay na? Okay na? Isa pa. Nakawit na. Okay. Nakawit na. Okay. Sa dami kasi. No? Dami shot. Okay na. Okay na. Nakuhanan na natin lahat. Amen. Okay. So God bless you everyone. See you tomorrow morning sa ating Hope Player. Bye. God bless you all. God bless. Sa ating mga babies. Okay. God bless you. Bye-bye. God bless you all. I love you all. Bye-bye. We're going to end the show in 10 seconds. God bless you all. Bye, Zion. Hello, Zion. Bye-bye. Going to end the show. God bless you. Susan, John, Jason, Jenny, Barbie, Janela, Joanna, Rose, Bye. Daniel. Thank you, Pastor. Cherry, Lindo, Okay, end na natin ng room. God bless you. Bye. Thank you all.